Nabuhayan ng loob ang OFW sa OMA na si Mark matapos i-lift o tanggalin kahapon ang travel restrictions sa Oman, UAE at walong iba pang bansa. Patapos na nga siyang mag-impake sa excitement na makauwi. Mga damit, ilang tsokolate at gamit sa bahay ang pasalubong niya para sa kasintahan at amang ilang taon nang naghihintay sa kanyang makauwi ng Pilipinas. July pa kasi natapos ang kontrata niya bilang isang barista sa isang cafe sa Oman. Dahil kasama ang Oman sa may travel restrictions noon, hindi makauwi-uwi si Mark. Hello, mahal. Hintayin mo lang ako at makakauwi rin ako. Mahal na mahal kita. Sa tatay ko, kamusta po kayo dyan? Mag-iingat lagi kayo. Sana po makauwi na po talaga ako. Pero may mga reglamentos pala ang lifting ng travel ban. And this is for international travelers. So meron na pong green, yellow, and red classifications. And these are the new classifications that we will be adopting po mula yesterday. Sa ilalim ng bagong classification na tinutukoy ng Bureau of Immigration, pinapayagang pumasok ng bansa ang mga mag-uuwi ang mga Pinoy, kanilang mga asawa at anak, pati mga dating Filipino citizen. Pero magkakaiba ang haba ng quarantine. Pinakamaiksi ang quarantine na mga galing sa green countries, habang pinakamahaba naman ang sa red countries. Ang kaso, tanging mga commercial flight lang mula sa green at yellow countries ang pwedeng lumapag sa Pilipinas. Bawal pa rin ang commercial flights mula sa red countries. Makakauwi lang ang mga Pinoy mula sa mga lugar na ito kung magpapadala ng repatriation flight ang Pilipinas. Sa ngayon, wala pang inaanunsyo kung anong classification ng 10 bansang tinanggal sa travel restrictions. Kung sila po ay part ng green countries, wala pong magiging problema. But kung sakali po kasi na sila po ay maging, yung UAE po ay maisama dun sa red country, wala pa po tayong aviso galing sa IATF, they will have to be part of repatriation flight. And usually po kasi ang nagiging problem dyan ng mga kababayan natin is the cancellation of the routes of the airlines already. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.